What's up mga LodZ? Welcome ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano ba ang pagkakaiba ng dye ink sa pigment ink. Hindi na lingid sa inyong kalaman, no? Nasa printing business industry na po ang ating channel, no? So ito na po yung pinagkakaabalahan natin sa loob ng 3 buwan, no? Ang pag-print. So para sa mga hindi nakakaalam at sa mga bago pa lang sa ganitong printing business, no? Ano ba pagkakaiba ng dye ink sa pigment ink? So bago ang lahat ng yan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan and click mo na rin syempre yung notification bell para lagi updated ka sa aking mga bagong videos. So intro, pasok! Welcome mga LodZ. So yun nga, pag-uusapan nga natin kung ano ba pagkakaiba ng pigment ink, no? At sa dye ink. Ito yung dye ink mga LodZ, no? CMYK. Tabi muna natin itong pigment ink natin. Ayan. Ito yung CMYK na dye ink. So 003 siya, no? Ginagamit siya sa Epson L3110. Siya yung ginagamit ko sa Epson L3110 ko, no? Yung dye ink kasi maganda lang siya, matingkad yung kulay niya kapag pinirin mo sa ano, sa printer. At isa pa, ano siya, pang documents printing lang siya. Ano yung mga documents printing na pwede? Yung pwede Xerox, no? Pwede i-print yung mga resume, mga ano, mga documents sa school. Ayun yung mga pwede lang sa kanya. Bakit yun lang ang pwede, no? Yung pag-uusapan natin. Kasi itong dye ink kasi na ito, di siya waterproof, mga LodZ, no? Kasi itong ano, dye ink na to, kapag ginamit nyo po sa mga photo printing, hindi siya maganda gamitin para sa photo printing. Bakit? Kasi ano siya, nagpipade yung gan natin, yung photos natin. Nagpo-push daw siya, lumalabo, no? Sabi nila, pwede rin daw to gamitin sa PVC I.d. Pero ginawa ko yan misa, ginamit ko yan sa PVC I.d. Ito yung nangyari, pakita ko sa inyo. So ito mga LodZ, meron tayong dalawang I.d. rito na ginawa ko sa PVC I.d., no? So shoutout sa CIA Force, no? Yeah, member tayo ng CIA Force. Yeah, Secretary General po tayo dyan. So ito po. Ito po yung dalawang sample na ID natin na pinirint natin, no? Ito yung print sa dye ink at ito naman yung print sa pigment ink. Makikita nyo, ayan sa kulay pa lang, makikita nyo na yung pagkakaiba, no? Nung ating print out. Dito, matingkad yung kulay niya sa dye ink, pero pagdating naman dito sa pigment ink, ayan, medyo mapusyaw siya, medyo malabo ng konti, no? Pero itong pigment ink na to, pag matagalan po ito mga LodZ, no? Kahit ganyan ang kulay niyan. Kung pwede mo siyang patingkarin, depende na lang kung marunong ka magkulay sa printer bago mo i-print yung ano mo, itong ID mo, pwede mo siyang timplahan sa ano, sa computer bago mo siya i-print para tumingkad din yung kulay, no? Ito naman print sa dye ink. Makikita nyo naman yung kulay. Yan, medyo medyo napupusyaw na yung kulay niya. Sabihin, medyo nagpipade na. Makikita nyo mga LodZ yung ano. Ayan, nagpipade na po yung kulay niya. Lalo na pagdating dito sa likod. Ayan. Kumakalat na yung pagka-green niya. Ayan, pagka-greenish niya. Makikita nyo mga LodZ, diba? Nagka-greenish na siya. Unlike dito sa pigment ink, oh, diba? Ang layo ng diferensya mga LodZ. So sabi, kung gagamitin mo sa PVC ID, pwede mo siyang gamitin, kaso hindi siya pwedeng pang matagalan. Ganito ang mangyayari sa ID mo kapag pinirint mo siya sa PVC. Ito ginawa ko lang to, 1 week lang, 1 week pa lang ito, nagkaganto na siya, oh. Yan, nagkaganto na yung ID natin. Nakakaya sa customer natin,
o sa client natin. Kapag nagpagawa sila ng PVC ID natin, tapos dye ink ang gagamitin mo, wala pang isang linggo, ganito na magiging kulay niyan. O, diba nakakaya? Unlike dito sa pigment ink, ayan, pang matagalan talaga siyang ano, print. Ayan, hindi nakakaya sa customer. Kahit magpakailang beses, balik-balik siya. Ayan, maganda naman yung pagka-print out. Ayan, lino, diba? Ayan yung print sa ano, sa pigment ink. Tingnan nyo. Sa logo lang. Laki na pagkakaiba. Laki ng diferensya. Yung sa dye ink, ayan, di mo na mabasa kung ano yung mga kasulat dyan. Compare mo naman dito sa pigment ink, ayan. Nababasa mo talaga kahit pinakamaliit na detalye nung ating logo. Ayan. So, hindi mo siya pwedeng gamitin, no, sa PVC ID. Pero nasa'yo pa rin yan kung gusto mong gamitin, bahala ka. Pero sa akin, hindi ko siya ginamit talaga sa PVC ID, no. Dahil nakakaya kasi sa client natin kung ibibigay natin sa kanila is hindi siya de kalidad, no. So pagdating naman sa picture, ganyan din mangyayari, no. Lalabo din siya kung kahit lagyan mo siyang photo top, ayan, lalabo pa din. Tapos nabubura yung tinta niyan. Nabubura yung tinta nito kapag nabasa. Kaya hindi siya pwedeng pang display sa outdoor. Ayan. So yun, pag-usapan naman natin si pigment ink. Ayan, pag-usapan naman natin si pigment ink. Ayan, ito si pigment ink naman ito, mga lods, no? Kuyi brand. Ayan, pigment ink. Ito yung kadalasan na ginagamit ko ngayon sa photo printing. Maganda yung pagka-print niyan kapag nag-print ka sa photo paper, no? So, yan ang talagang ginagamit natin kahit pang matagalan, waterproof. Kahit mabasa siya, hindi nagpipid yung ting ginawang item ng mga product. So, yun ang pagkakaiba ng dye ink sa pigment ink, mga lods. So, kung magtatayo pa lang kayo ng yung small print business, no? Pwede na rin kayo magsimula sa pigment ink. Ano ba mga printer na pwede gamitin ng pigment ink? Ang pwede lang gamitin sa pigment ink na printer is Epson. No, Epson lang po. Wala nang iba. So, paano lods kung printer po, no? Naka dye ink siya, no? Pwede ko bang palitan yung ink mula sa dye ink, papalitan ko siya ng pigment ink, no? So suggested ko lang, mga lods, no? Kung naka dye ink yung printer ninyo, no? Ubusin niyo muna yung pinakalaman ng ano niyo, ng printer niyo na may lamang dye ink bago niyo isalin 'to. Kasi kung sasalin niyo kagad, baka masira yung printer head niyo. Alam, magkasira-sira, magkaloko-loko yung printer nyo. So, pag naubos na yung, alam nyo na malapit nang maubos yung dye ink nyo sa printer nyo, mas mainam na i-ano nyo, tanggalin nyo yung maigi yung pinaka-dye ink. Iba, pinaano yan, pinako-convert talaga eh, kasi mahirap, madaming proseso. No, kailangan kasi matanggal talaga yung pinaka-dye ink nung printer nyo bago nyo salinan ng pigment ink para sure. No. Pwede naman, kaya lang kung pwede naman na salinan agad ng pigment ink pag naubos na tong ano, kaya lang hindi siya 100% gagana yung printer nyo. Kung malakas ang loob nyo, ayan, pwede nyo agad salinan ng pigment ink, bahala kayo kung gusto nyo. Pero sa akin, hindi siya pwede talaga, no? Mas sure tayo, dun tayo siya sure na kailangan walang matirang dye ink sa printer nyo bago nyo salinan ng pigment ink, no, mga lods. So iba naman kung bago ka pa lang talaga sa printing business at wala ka pang printer, bibili ka pa lang ng printer nyo, no. Kapag bumili ka kasi ng printer, may mga kasama na siyang original ink ng Epson. So pagkabili niyo pa lang ng yung printer, wag niyo pasasalin yung libreng ink ng Epson, no. Wag niyo ipapasalin. Wag niyo muna ipapasalin doon sa
nyo sa printer nyo yung ink, no? Bumili na kagad kayo ng pigment ink do sa binilan nyo ng printer, malamang yung meron naman silang supply nun eh. Bili na agad kayo ng ano, pigment ink. Tapos yun agad ang rektang isalin nyo sa tank nung ano nyo ng printer, para hindi na kayo magpapa-convert. Yun lang yung pinaka-the best doon, mga LODZ. Yun lang yung pagkakaiba ng dye ink saka sa pigment ink, mga LODZ, no? So, wala naman tayong ano, yun lang naman pagkakaiba na ng dalawa. Yung dye ink, kumukupas kapag nabasa. Samantalang ang pigment ink, yan, waterproof siya. Waterproof base, kahit mabasa siya, yan, hindi siya nagpe-fade, hindi kumakalat yung tinta niya. So kung may mga nakikita kayo na mga picture or sticker na lumalabo kapag naiinitan ng araw, kaya ginagamit sa mga motor, lumalabo siya, ang gamit ng dye ink. Pero kung tumatagal naman talaga siya sa ano, ang gamit kasi ng pigment ink. Pwede rin naman ecosol na ink, kaso medyo mahal kasi yun eh. Kailangan pa natin ng isa pang printer. Isa din yun sa mga isa pang ink yun, no, na ano rin, waterproof din yung ecosol. So tatalakayan din natin yan siguro pag meron na tayo ng ecosol ink, no? So yun, mga LODZ, topic natin yung pagkakaiba ng dye ink sa pigment ink. So sa susunod na video natin, mag-iisip ulit tayo ng bagong content tungkol din dito sa printing, digital printing business. So yun, mga LODZ, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, subscribe mo na yan at click mo na rin yung notification bell para lagi updated ka sa aking mga bagong gawang videos. Huwag mo na rin siyempre kalimutang mag-like, share at mag-comment para mabasa ko din yung mga comment nyo, at sigurado ako ma-replyan ko yung mga comment nyo. So yung mga LODZ, hanggang dito lang. See you on my next vlog. Bye-bye!